sa ulo ng mga balita. Libreng internet para sa mga mag-aaral sa GOT ng Alabel National High School. LR on Wheels, umarangkada na sa Alegria. Isang ginang sa sitio dakalaas ng silbing teacher nanay sa maraming kabataan. Kilalanin ang isang dating IELTS learner na ngayon ay isa ng IELTS mobile teacher. At alamin kung bakit napapasayaw ang mga kawani ng DepEd Sarangani. Bahagi ng transition plan ng Alabel National High School ang pagpapalawak ng implementasyon ng online learning. Lalo nilang mas marami pang mag-aaral ang makakaranas ng online learning at mabawasan ang bilang ng mga self-learning module na kanilang iniimprenta. Ang kanilang solusyon, ang pagtatayo ng point-to-point Wi-Fi antenna sa mga strategic na lugar sa bayan ng Alabel. May insider report, si Shailene Calio. Bahagi na yata ng pangaraw-araw ng buhay nating mga Pilipino ang internet. Para kay Jasmine at sa kanyang pamilya na kailangang mag-research at gumamit ng social media, ang access sa internet ay napakahalaga. Lalo pa, at isa ito sa mga modalities ng pagtuturo ngayong panahon ng pandemya. Importante po talaga ang internet connection ngayon, lalo na sa pag-aaral namin. Kahit na nagmo-module kami, ay hindi pa rin talaga naiiwasan na gumamit ng internet, lalo na sa pag-research ng mga bagay-bagay. Kaya lang po sa mga kagaya namin na walang permanenteng connection, kailangan namin gumastos ng hindi bababa sa 50 pesos para lang sa data connection. Kaya laking tuwa niya nang malamang malapit ng maisakatuparan ang proyektong point-to-multi-point connection ng ANHS na magbibigay ng libreng Wi-Fi sa mga mag-aaral. Lusot na sa budget meeting ng Alabel National High School ang proyektong point-to-multi-point connection na naglalayong magbigay ng libreng Wi-Fi sa mga mag-aaral, lalo na yung mga kapos sa panggastos. Sa mga susunod na linggo, ipapilot test ang naturang proyekto sa mga mag-aaral na naka-enroll sa Special Program in Journalism na ang pangunahing paraan ng pagtuturo ay online. Another na plan, which is ipa-plan pilot natin yung SPJ. So, sa mayayari, magkakaroon tayo niya ng P2P na tinatawag, point to point. So, magkakaroon tayo dito ng main tower, and then mula dito yung signal, kumbaga, atuwa siyang ilabay sa pilaka sa designated lang na area ng pag-plan natin. At kabilang sa mga lugar na mababahaginan ng libreng connection ay ang barangay poblasyon, Barangay Bagakay at Barangay Ladol. Sa bawat station, 2 Mbps ang maaaring ibigay na internet speed sa bawat devices ng mga estudyante. Pero maaari pa rin itong palakasin, depende na rin sa request ng teacher, lalong-lalo na kung ito'y gagamitin sa online class. Sinigurado naman ang pamunuan ng paaralan na mapapanatili nila ang minimum health protocol kapag tuluyan ng nais sa katuparan ang naturang proyekto. Ang bawat station ay nag-ooperate within 250 meters to 300 meter radius. So, hindi na natin makukompromise yung health protocol na pinapatupad ng ating gobyerno. Ang bawat station naman ay minamanage ng mga teachers natin and PTA officials. Plano naman ng paaralan na mas palawigin pa ang proyekto sa mga mas malalayong lugar ng bayan sa pakikipagtulungan ng LGU. This project is very promising. That is why we in the administration side is planning to expand its coverage even to the far-flung areas. Makikipag-ugnayan kami sa aming local government unit upang mapalawig pa ang proyektong ito nang sa ganon ay mabigyan rin ng internet ang mga mag-aaral namin na nakatira sa malalayong lugar ng Alabel. Inaasahan na sa proyektong point-to-multi-point connection ng ANHS ay makatitipid sa gastusin ang mga magulang at mas lalawak ang oportunidad ng pagkatuto para sa mga mag-aaral, lalo pa at higit itong kailangan sa panahon
ng bagong normal. Ito ang kwento mula sa Alabel Sarangani. Ako, si Shai Dilin Calio para sa DepEd Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Student Insider Shai Dilin Calio. Abangan sa pagbabalik ng DepEd Sarangani Insider. Lubasong LR on wheels ng DepEd Sarangani, umarangkada na sa Alegria. Good afternoon to everyone. As we air our DepEd Sarangani Insider Maiden broadcast, I would like to commend the men and women who made it possible. This only proves the more what I have been used to believe, that indeed the division of Sarangani is teeming of talents in almost all areas of endeavor. Of course, a special mention is for the members of our IT and communication team. Amidst the pandemic, DepEd Sarangani Insider is our way of telling our people in the field and the various publics of what are happening and what are we doing in the division in terms of ensuring that despite the challenges, education must continue. Thank you very much for your usual support, and I wish everyone good luck. Good day, everyone. My warmest congratulations to the team of Sir Arya Lamisan, with him, of course, Sir Roy Dipuyato, Ma'am La Foresa Maguate, to all the campus journalists, our school paper advisors, to the district or the school coordinator for journalism, to all the members of the team, my salute to all of you. I thank God for the knowledge and His wisdom as well as His strength He has bestowed to you, because you were able to conceptualize this project. This will be very useful at this time of pandemic, because you will be providing information as to innovations and also the best practices coming from the different programs, projects, and activities of the different schools. And at the same time, you will also be airing interesting stories. So to all of you, good luck, and may God bless you, and may you always give honor and glory to Him. Congratulations. Isang napakagandang pagbati sa lahat-lahat ng ating tagapagpanood sa DepEd Sarangani Insider. Ito ang pinakaunang dibisyon na makapag-establish ng platform sa buong Rehiyon 12 na naglalayong maghatid ng magandang balita tungkol sa implementasyon ng programs and projects ng ating departamento. Dito natin matutunghayan ang mga innovations and initiatives ng division upang makatulong sa ating mga punong guro, mga guro, mga magulang, at higit sa lahat ng ating mga mag-aaral. Isa lang po ang nais naming mangyari sa panahong ito, ang maihatid ang dekalidad na edukasyon ng matiwasay sa bawat sarangan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Isang napakalaking karangalan ang maging kasapi sa pagtawid ng edukasyon sa panahon ng new normal, kasama ang mga aktibo nating opisyales ng probinsya na palaging nag-uusap-usap upang matulungan kami sa departamento. Maraming salamat sa aming Gobernador Steve Chong Biansulon, Vice Governor De Peralta, Congressman Pacquiao, at sa lahat-lahat ng ating mga mayors, Mayor Constantino ng Malungon, Mayor Salarda ng Alabel, Mayor Sumbo ng Malapatan, Mayor Yap ng Glan, Mayor Pacquiao ng Maasim, Mayor Martinez ng Kiamba, at Mayor Riganit ng Maitom, kasama ang mga NGOs at saka private companies na katuwang namin sa pagpapatupad ng mga programa sa DepEd Sarangani. Isa na marahil sa pinakamagandang nangyari sa Division of Sarangani ang aktibong suporta ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mahirap man, ngunit unti-unting naitawid ang pagkakatuto ng ating mga anak ng may galak at pag-asa sa ating mga puso. Patuloy lang po tayo, mga nanay at tatay, huwag po tayong bibitaw.
sa mga guro natin na walang sawa sa paggawa ng self-learning modules at learning activity sheets. Kayo ang aming bayani sa departamento. Sa mga punong guro at mga guro natin na kailangang itawid ang ilang ilog at bundok upang maihatid at makolekta ang modules ng kanilang mga estudyante, maraming salamat. Shout out pala sa mga guro natin sa Lanao Kapanglao ng Glan, Kiahi at Kinam ng Malapatan, Tantawanan at Laginan ng Malungon, Datalbasak ng Maasim, Green Valley ng Kiamba at Wanadato ng Maitom. Ito ang iilan sa mga pinakamalayo nating paaralan sa Division of Sarangani. Halong kamupirmi. Nais ko ring pasalamatan ang ating District Information Officers na pinamumunuan ni Ariel Lalisan, ang isa sa pinakaaktibong DIO sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa pag-establish ng platform na ito upang mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-angat ng dekalidad na edukasyon. Single pa ni si Ariel ha, shout out sa tanan ng mga dalaga nga teachers. In behalf of the Curriculum Implementation Division, kasama ko ang aking mga aktibong Education Program Supervisors, District Supervisors, and Coordinators. Ito po si Donna Panes, Chief ng CID, nagsasabing mabuhay po ang bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay ang bawat mag-aaral ng Sarangani. Hi! Good afternoon! Good morning! Good evening! Sinama lahat! Kidding aside. In behalf of Public Affairs Unit of DepEd Regional Office 12, at syempre kasama po ang ating Regional Director Alan Gabriel Fernazo and our Assistant Regional Director Attorney Fiel Yongo Almendra, we commend and congratulate, of course, Sarangani Division for this program, ang DepEd Sarangani Insider. Masarap pong pakinggan at masarap po sa pakiramdam, lalong-lalo na po na malaman na ang bawat division ay nagkakaroon po ng kanilang programa. Pero higit sa lahat, itong endeavor na inyong sinimulan ay magiging isang malaking tatak para sa division upang ihatid ang iba't ibang impormasyon sa field na kinakailangan po ng bawat isa. Lahat po nating ginagawa, ang sentro nito ay ang ating field, syempre. At congratulations, Sir Hildo Musqueda, and to Ma'am Alfa Fara, our ASDS, and of course, to the SGOD Chief and CID Chief, congratulations. Sa Sarangani again, congratulations, at syempre sinasabi natin, DepEd Sarangani, Insider, kasali lahat, kasama lahat, at para sa lahat, ito ang inyong news correspondent, Antonio Maganto Jr. O diba? God bless po! At tayo ay nagbabalik. Ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Sa pagpapatuloy, bago nagtapos ang taong 2020, naitayo na ang access point antenna ng LR Wheels sa Alegria National High School. Nagsagawa na rin ng training doon kasama ang mga guro ng Alegria Elementary School tungkol sa paggamit ng nasabing teknolohiya. Ang LR on Wheels ang programa ng DepEd Sarangani na naglalayong mas marami pang kabataan ang matuto gamit ang distance e-learning kahit walang signal ng cellular phone o internet. May insider report si Dizelove Fajardo. Mainit na nilahukan ng mga guro ng Alegria National High School at Alegria Central Elementary School ang installation of learning resources on Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani or LR on Wheels COM Workshop Program noong 21 ng Desyembre 2020. Let's clap everyone for the LR on Wheels! Ano na ma-plus please? Ilan lamang ang mga paaralang ito ang nakatanggap ng mga serbisyong hatid ng LR on Wheels na nagbigay oportunidad sa mga guro upang mas maihatid ang mga paksa o layunin sa pamamagitan ng digital format kahit na walang internet connection ang isang lugar. Narito ang panayam mula sa IT Division personnel na si Roy Ditoyato ukol sa layunin ng programang LR on Wheels. Ito po ay isang inobasyon na naglalayo makatulong sa pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Ito po ay hindi kailanman magiging kapalit ng face-to-face na paraan ng pagtuturo. Bagkus, isa lamang sa maraming pamamaraan na pwedeng gamitin sa pagtuturo. Ang layunin ng LR on Wheels ay pagbibigay ng parihas na oportunidad sa lahat ng kabataan na magkakaroon ng eksperyensya sa paggamit ng electronic gadget sa kanilang pagkatulong.
Hindi naman ito pinalampas ng Schools Division Superintendent Gildo G. Mosqueda, CEO 6, na saksihan ang launching, kasama ang Division Communication Officer na si Arya Lalisan at ng 20 punong guro sa nabanggit na paaralan. Naghatid ng kagalakan sa kaguruan ng Alabel 4 District ang workshop na ito dahil mas nabigyang diin ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa gitna ng pandemyang kinakaharap. Kaya't narito ang mensahe mula sa punong guro na si Andres Mataganas ng Alegria National High School. Para kay Council of Alegria, mga guro, mga magulang at mag-aaral, ay lubos na nagpapasalamat na kami ay isa sa nabiyayaan ng LR on Wheels na siyang nagbigay daan upang mahikayat at maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mula rito sa Alegria National High School, ika-apat na distrito ng Alabel, ako ang inyong Insider Day si Love Fajardo. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Sa bayan naman ng Malungon, tunghayan ang kwento ng isang nanay na mas piniling ilaan ang oras upang turuan ang mga kabataan sa kanilang komunidad. Narito ang Insider Story mula kina Bilmon Pasamonero at Glyza May Fasinal. Malayo, maputik ang daan, matirik ang bahaging kanilang tinitirahan. Subalit, hindi hadlang ang kahirapan upang hindi mapagtanggumbayan ang hamon sa buhay. May pagpatuloy lamang ang pag-aaral ng mga kabataang umaasa sa modular learning sa kasalukuyang panahon. Iba't ibang uri ng mag-aaral ang nakatira sa Sitio Lower Datalas. Kristiyano at IPs ay nagkakaisa upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabila ng pandemyang kinakaharap. Nagsimula ang agam-agam sa isipan ng mga magulang na nakatira sa Sitio Lower Datalas kung maipagpatuloy ba ang pag-aaral ng kanilang mga anak noong buwan ng Oktubre. Subalit, parang isang anghel ang tulong na naibahagi ng isang ginang sa kanilang tinitirahan na siyang nakapagbibigay lunas sa kanilang alinlangan. Isang ulirang ginang ang nagpamalas ng kanyang angking kagalingan sa pagtulong sa mga nangangailangan sa Sitio Lower Datalas, Malandag, Bayan ng Malungon, Sarangani Province. Kinilala si Ginang Beverly Castro sa kanilang lugar sa pagiging matulungin sa lahat ng mga bata na gustong maipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng pandemya. Ayon sa mga magulang na tinanong namin kung magkano ang ibinabayad nila kay Ginang Beverly, ito ang kanilang naging mga kasagutan. Ako dahil si Emily Carion, isa ka ginikanan nga membro sa amuang kapilya nga ang isa na mo ka member sa nag-volunteer nga magtudlo sa amung mga kabataan diri sa Sitio Datalas para man may makatunan man ang among mga kabataan tungod sa kini nga panahon nga pandemya. Ang ako lang i-kuano nga ang among ang nag-volunteer sa amo adiri og tudlo wala man siya ginapangayo sa amang maghatag ni saya og bayad alang sa pagtudlo sa among mga kabataan. Isip nga mga ginikanan, voluntaryo lang kami nga maghatag sa iya. Ang uban wala, ang uban naa. Pero sa pagpaningkamot sa among voluntaryo dire, ari ang among mga kabataan nga may nakatunan man. Isip ginikanan, nagdako ang pasalamat sa iya nga nibuluntaryo siya pagtudlo sa among mga kabataan dire sa among sitio. Ako isa ka ginikanan pod nga nagapan ako mga bata diri sa nagasupport sa akong pagtulo sa akong bata. Namo gid nga salamat tapos wala man pod siya nga kwan nga tagaan. So sa imo na ginikanan sa mga kwan kung may ika-adol ka man, ang iban san kwan lang san ka, ginagmay o ano dira kung wala man thank you na lang. Kwan damo gid nga pasalamat ko kay akong bata may nakatunan. Dagdag pa dito ang tinuran ng LSA teacher ng ating division na siya naman ang nagpatunay sa kadakilaan na ginagawa ni Ginang Beverly. May nakilala po kami isang volunteer tutor na nangangalang si Beverly Castro. Nakita po namin ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo ng mga bata mula elementarya hanggang sekundarya.
Bagamat na walang hinihinging bayad si Ginang Beverly Castro, taos puso po siyang tumutulong sa mga bata. At plano po namin ng mga LSA na tulungan siya sa kanyang advokasya na maturuan ang mga bata, lalo na sa pagbabasa. Kinapanayam namin si Ginang Beverly kung bakit niya ito ginagawa. Ito ang kanyang naging tanging sagot. Ako isa ka ginikanan, kag isa ka miyembro sang amon gagmayng Kristohanong Katilingban. Nagvolunteer ko nga magtudlo sa mga kabataan diri sa amon nga sitio para man mabuligan ko sila sa ila pag-eskwela. Tagdako ko gid nga handom nga sila sa sunod nga mga henerasyon makatapos sila sang ila pag-eskwela. Kag makatrabaho kag makabulig man sang ilang nga pamilya. Bisan subo nga pandemya sang COVID-19, mabisan modular mag-eskwela gyapon sila tungod kay indi pwede nga ang ilang learnings mauntat. Wala ko sa may ginapangayo nga bayad kundi ang ila lang nga gugma kag kabubuton nga maghatag sa akon kay tungod kabalo ko nga kung ang Ginoo nakakita man sang imo maayo nga binuhatan kabalo ko nga may balos gid nga magtabo. Sa kasalukuyan, mayroong 21 mag-aaral ang kanyang tinuturuan mula kindergarten hanggang senior high school na base naman ito sa mga nakaschedule na pag-aaral. May mga pagkakataon na si Ginang Beverly ay nahihirapan tulad ng ibang module na marami ang nakapaloob na aralin. Nakaranas din si Ginang Beverly na mga may maling answer key, pero nagagawa niya naman ito ng paraan. Kasali na rin ang problema sa pabasa na kanya ring hinahanapan ng kasagutan, pati na rin ang pagbili ng babasahin sa pagbasa mula pa sa kanyang sariling bulsa. Ngunit ang kanyang inspirasyon ay may pagpatuloy ito, dahil ayaw niya na mapahinto ang pag-aaral ng mga bata. Katulad ng sarili niyang karanasan na nais niyang makatapos ng pag-aaral pero hindi ito na isa katuparan. Kaya sa ngayon, nais niyang magkaroon ng magandang bukas ang mga mag-aaral ng Sitio Lower Dataas, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Hindi matatawaran o mabayaran ang kadakilaang ipinamalas ni Ginang Beverly Castro para lamang matulungan ang mga batang sarangan. Saludo po kami sa iyo, Ginang Beverly. Kangahanga ang kagitingan at adhikaing iyong ginagawa para sa mga batang nangangailangan ng patnubay at gabay ng nakakatanda. Ika nga, difficult roads open to a beautiful destination. Scriptwriter sa feature story ng West Malungon District, ang inyong lingkod, Ginang Melanie S. Pantin. Ako naman po si Ginang Glyza May B. Pasinal, ikalawang tagapag-ulat, technical assistant ang inyong lingkod para sa Batang Sarangan. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako si Bilmon E. Pasamanero para sa DepEd Dosis sa Ere. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Maraming salamat Insiders Bilmon Pasamanero at Glyza May Pasinal. Sa ating pagbabalik, kilalanin ang isang dating IELTS learner na ngayon ay isa ng IELTS mobile teacher. At alamin kung bakit napapasayaw ang mga kawanin ng DepEd Sarangani. My salute and warmest congratulations to the Digital Media Creatives in the Division of Sarangani for creating DepEd Sarangani Insiders. This innovation created by the team is very timely and essential in carrying out important news and inspiring stories of the Sarangan teachers, ever-supportive parents and stakeholders, and most importantly, our learners. In this new normal education, everyone is adjusting and finding innovations to adopt and seek welfare to hinder barriers and getting informed and being inspired. Featuring the good practices of schools and strategies of teachers sets us a good example to be more dedicated in our passion to provide quality education to our learners. Kudos to the team and continue the fire burning. Good day, everyone.
In behalf of the Sarangani Reading Warriors, I would like to express my heartfelt congratulations to the Digital Media Creatives team of the Division of Sarangani and the rest of the District Information Officers. This is, of course, headed by our Division Information Officer, Mr. Ariel Lalisan. No? I would like to congratulate you all for having this new program, the DepEd Sarangani Insider. I believe that this program aims to showcase the different success stories of Sarangani Division in line with the delivery of teaching learning towards quality education. So in with this would be a great avenue not just to our teachers and school administrators, but also to our learners, parents, and of course our stakeholders. This is for them to be well informed, and at the same time, this will serve as a benchmarking for innovations and interventions. As what I believe, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Thus, continue and keep it up. You have our 100% support. Mabuhay! Hats off to the organizers and staff of the DepEd Sarangani Insiders, especially to Sir Ariel Lalisan and the rest of the team. We would like to congratulate you all for this job well done. Truly, you always make us proud. Kaya padayon sa paglambok from all of us, MAPE Department, especially Music and Arts and Special Program in the Arts. Congratulations to you all, and truly, Deskarteng Sarangan number one. Congratulations, DepEd Sarangani, Division Information Office, as it launches its weekly broadcast. This is indeed a historic moment for all of us as we continue our journey to provide relevant informations amidst the pandemic. Once again, may the good Lord bless us, and may He will continue to shower His graces upon us to keep this feet together. God bless, DepEd Sarangani. Good day, everyone. I am Teacher Ryan from D. Masalon Y. Recto Elementary School. My advanced congratulations to DepEd Sarangani Insider. May we deliver authentic and relevant news and informations that would benefit our schools, teachers, and learners in DepEd Sarangani. Muli po, mabuhay po ang DepEd Sarangani. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa DepEd Sarangani Insider. Sa pagpapatuloy, isang dating IELTS learner ang ngayon ay isa ng IELTS mobile teacher. Isa itong patunay kung papaano ang paggamit ng edukasyon ay nakapagpapabago ng buhay ng isang tao. Narito ang kwento mula kay Insider Rochelle Bantulo Morido. Kung hindi dahil sa pagkakataong makapagtapos ng high school sa pamamagitan ng Alternative Learning Program, si Nuren K. Ibrahim ay lulan pa rin siguro ng kanyang bangkang pangisda habang sinasagupa ang alon ng Sarangani Bay o di kaya ay nagbibilang ng mga sasakyang dumadaan sa highway ng maasim bilang isang tambay. Sa loob ng 10 taon, ang buhay ni Nuren ay walang katiyakan hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. In-encourage ako ng brother ko na isa ring teacher sa IELTS na mag-aral sa kanya. Nahirapan si Nuren na harapin ang kanyang mga aralin dahil 10 taon na mula nang siya'y pumasok sa paaralan. So, nang dahil sa kay Sir Asri na aking teacher, encourage ako, binigyan ng tamang suporta lahat-lahat, pati mga materials. So, ayun, unti-unti kong na-adjust ang aking pag-iisip. Noong 2011, natapos niya ang high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System at nabuksan ang maraming pagkakataon upang siya ay maging matagumpay. Matapos makapasa sa accreditation at equivalency test, nagpa siya siyang magpatuloy sa kolehiyo. Sa kabutihang palad, nakapasok siya sa Mindanao State University sa General Santos City. 26 na siya nang pumasok sa kolehiyo at hindi alintana ang agwat ng edad sa mga nakakabatang mga kaklase. Actually, medyo mahirap kapag pumasok ka sa college kasi konti lang yung kaalaman ko. So, yun nga, sabi ko kanina, dahil sa pag-support ng teacher, pasan ko ang lahat. Nagtapos siya ng kursong BS Sociology sa MSU, ngunit ibang karera ang nakalaan para kay Nuren.
Kumuha siya ng education unit sa Brookenshire College Incorporated at agad na naipasa ang licensure examination for teachers na naging susi niya upang makapasok sa DepEd Sarangani. Naging aktibong guro si Noren sa iba't ibang programa at proyekto ng paaralan. Ngunit naramdaman niya na mas kailangan ang kanyang serbisyo at karanasan sa non-formal education. Kaya't lumipat siya bilang guro sa ALS. Kwento ko sa kanila yung karanasan ko bilang learner noon. So yung mga challenges na habang ikaw ay nangisda at saka nag-aral para siyempre para maging ehemplo, magandang ehemplo sa kanila. So para mag-encourage na rin sa mga out of school youth. Kasi nga gusto ko yung lahat ng mga tambay o hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay makamit nila yung kanilang pangarap through ALS. Binago ng ALS ang buhay ni Noren at ng marami pang iba. Ngayon, siya na ay kabilang sa mga masisipag na mobile teachers ng alternative learning system dito sa Sarangani na nagsusumikap upang mabago rin ang buhay ng iba. Maraming salamat, partners, sa nakaka-inspire na kwento ni Teacher Noren. At sa iyo, Teacher Noren, ang aming pagsaludo sa pagiging buhay na inspirasyon para sa ating mga ALS learner. Samantala, para sa ating mga guro, kung kayo ay bibisita sa Schools Division of Sarangani, naku, huwag kayong magulat kapag narinig nyo ang alarm pagpatak ng alas 9 o alas 3 at kung biglang magsitayuan ang mga kawani ng division para sumayaw. Wala pong kababalaghang nagaganap. Bahagi lang po ito ng programa ng DepEd Sarangani upang mapanatiling malusog at masigla ang mga empleyado. Naglabas ng memorandum ang division, ang Office Memo 005 Series of 2021, na nagtatalaga ng physical health assessment at wellness break para sa lahat ng empleyado. Ang physical health assessment ay nagsimula noong January 18 at magtatapos ngayong January 22. Nakaschedule ang bawat opisina para sa nasabing health assessment. Narito ang mensahe mula sa nurse in charge, Suzette Lubunting. Ito po ay isang action or intervention sa mga empleyado ng division office kasi nakita natin sa kanila na dahil sa epekto ng COVID-19 eh nabuboard sila sa loob ng office, nakakaramdam na sila ng sakit ng likod, sakit ng ulo, at marami na silang naiisip na kung ano-ano na nakakaepekto sa physical na pangangatawan ng ating mga empleyado. So nakapag-isip ang school health section na magkakaroon tayo ng wellness break. Ito yung ilang minuto, it's only 5 minutes na sasayaw, stretching, para nakakatulong sa to improve our circulation, the blood circulation in our body, to improve our digestion, and to increase the release of happy hormone. Yun ang pinaka-importante. Magiging masaya ang mga empleyado natin at nakakaresulta yun sa magandang maganda at positibong pagtatrabaho dito sa division office. So, at isa pang action ng school health section ay ang physical health assessment ng lahat ng empleyado ng division ng Sarangani. So, dito ina-assess natin kung kumusta na ang kanilang pangangatawan sa physical, mental, at kung ano yung nararamdaman nila para matulungan sila for further intervention sa kanilang health status. So, ito yung bago nating programa ng Division Office ng School Health Section ng SGOD at sana itong programa na ito ay nakakatulong sa lahat ng ating empleyado. O, ayan, partner, mukhang kailangan nating mag-exercise. Oo nga, partner, mahirap na. Dapat lahat tayo sa DepEd Sarangani ay healthy. Kaya maraming salamat sa ating health section para sa programa ito. At yan ang mga kwentong nakalam natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Webes. Sa ganito yung oras ang muli nating pag-broadcast. Maraming salamat sa mga bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maiden Bonwano, at sa ating mga Division Tech Enablers sa pamumuno ng ating IDO, Sir Roy Ditoyato.
manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Division ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page at sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Para naman sa ating mga magulang, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag magkatubiling lumapit sa mga learning help desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. Sa muli, sa araw ng pamunuan ng Division ng Sarangani, ako si Ariel Galizan. At ako si Rochelle Bandulo Morido. At ito ang DepEd Sarangani Insider.